History for the Choco Mojo Flying Titans na itala na naman. Rebisco team dominates the PBL Finals. Narito ang mga dapat abangan sa PBL Finals. Pero bago yan, let's have the intro. At last, nagwagi ang Choco Mucho Flying Titans sa kanilang do or die matchup against Signal HD Spikers sa mga score na 25-20, 23-25, 26-24, 25-23. Ngayong araw, Tuesday, na ginanap sa PhilSport Arena in Pasig City. Narito ang mga kaganapan kanina sa laro. Sa opening frame pa lamang ay hawak na ng Flying Titans ang kalamangan, reaching 24-16 matapos mag-commit ng service error si Jacqueline Acuña. Ngunit hindi pa rin bumitaw ang HD Spikers at lumaban pa rin para pababain ang labang sa 4 na puntos, 24-20. Dahil sa agresibong makahabol ang HD Spikers ay nag-net touch si Jel Cayuna na nagbigay sa Choco Mucho ng unang set na panalo. Bumaliktad naman na pagdating sa second set at nagtala ng 22-18 cushion ang Signal HD Spikers. Di naman nagpatinag ang dalawang open spiker ng Flying Titans na si Isa Molde at si Sirondina na nagsanib puwersa para maidikit ang score sa 22-20. Ngunit hindi na nakapalag ang Choco Mucho nang makuha ni Jobelyn Gonzaga ang momentum at nagdala ng 3 points para tapusin at itabla ang set sa 1-1 set win apiece. Sa set 3 naman ay kinamada ng Choco Mucho ang panalo sa tulong ng stable nilang sering na pinangunahan ni Dina Wong at baon na mga palo ng dalawa nilang cherry bomb na si Nunag at Rondina. Sa fourth set naman ay unang umabante ang Signal, ngunit patuloy itong dinidikitan ng Choco Mucho kaya nakuha nila ang momentum at nagtuloy-tuloy na ang kalamangan. Sa latter part naman ng set ay dumikit na ang score na may 1-point lead na lang ang Choco Mucho, ngunit nanatili pa rin silang composed at mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang floor and net defense. Sa huli ay nag-commit ng service error si Vanny Gandler upang sana'y extend ang set 4. Natapos ang laro sa unsuccessful challenge ng Signal HD Spikers trying to tie the game. Ang Signal naman ngayon ay bababa na sa battle for the bronze medal at makakaharap nila ang Cherry Tigo crossover. Samantala, sa wakas ay maghaharap na ang dalawa sa pinaka most followed team sa bansa. Yan ay ang sister team na Creamline Cool Smashers and the Choco Mucho Flying Titans sa unang pagkakataon. Kung inyo ang matatandaan, sila ay nag-uwi ng bronze medal para sa bansa sa sinalihan nilang tournament sa Vietnam na BTB Cup. Kung inyo ang makikita, sobrang laki ng improvement at gels ng Ubi Girls. Kahit pabago pa lang sa team ang kanilang main gunner na si Sisi Rondina, ay walang hirap itong nag-adjust sa team at ang challenge pa na new system nila with Coach Dante Alinsunurin. Despite sa mga challenges na yan ay nagtagumpay pa rin sila at unti-unti na nating nakikita ang full potentials at palawan attitude ng Choco Mucho Flying Titans. Ngayon nga,
Ito na ang pinakamatagumpay nilang season matapos ang mapaghamong taon nilang magkakasama, mga injuries ng players at kung ano pang issue. Pinangunahan ni Dina Wong ang panalo kontra HD Spikers at nagtala ng 24 excellent sets para maibook nila ang kanilang ticket papuntang finals. Ito na rin ang pinakamataas nilang medalyang maiuwi dahil sure silver medal na sila kung sakali mang di pala rin sa kamay ng powerhouse team na Creamline Cool Smasher. Pero lagi nating tatandaan na bilog ang bola, it's anybody's game. Kaya kung sino man ang pala rin, good luck and God bless both of them. Ang finals game ay mangyayari sa Webes sa Molo Asia Arena sa oras na 6 o'clock in the evening Philippine time. There you have it, volleyball fans. If you are not subscribed in this channel, please don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell para lagi kayong updated on my upcoming videos and updates about Creamline Cool Smashers and Choco Mucho Flying Titans. See you on our next video. Bye-bye.